Mas dama na ang Pasko dahil simula na ang mga anticipated simbang gabi. E kamusta naman ay patutupad na health protocol contra COVID-19? Alamin natin sa live na pagtutok ni Maris Umali. Maris? Mel, katuparan ng mga hilinga, isa sa mga dahilan kung bakit pilit na kinukompleto na marami sa atin ang siyam na araw na Misa de Gallo o Simbang Gabi. Pero higit daw dito ang pasasalamat at ang pagnanais na maibalik sa Panginoon ang kanyang biyaya na layon daw ng marami sa mga mananampalatayang dumayo ngayon dito sa Manila Cathedral para sa pagsisimula ng unang anticipated Simbang Gabi kahit pa kani-kanina lamang ay bumuhos ang malakas na ulan. Nakagayak na ang Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral para sa pagsisimula ng anticipated simbang gabi ngayong December 15. Full capacity na ang pinapayagang makapasok sa loob ng simbahan, pero may distansya pa rin sa mga upuan bilang pag-iingat. Naglagay rin ng LED screen sa labas para sa mga hindi na makakapasok. Kumpara nung isang taon, mas maluwag nang makapagsisimba ng face-to-face ang mga mananampalataya, kaya inaasahan mas daragsain ang mga simbahan ngayon. Kaya ang NCRPO at air unit ng PNP nag-aerial inspection sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila. Kasama na yan sa pagbabantay namin ng security coverage dito sa pagpasok ng pag-open ng simbang gabi. Aabot sa 14,000 pulis ang ide-deploy nila sa buong Metro Manila, partikular sa mga simbahan at places of convergence. Walang direct threat na aming natanggap, but nonetheless, hindi namin bababaan ang aming guard. Sa Quiapo Church, inihahanda na rin ang Belen at Bulaklak sa pagsisimula ng anticipated simbang gabi. Ang magkakamag-anak na balikbayang ito mula Canada at Amerika, sabay-sabay na dumalaw dito kanina. Si May hindi ro nakakapagsimbang gabi sa Canada. Kasi doon, yung ibang simbahan, sarado yung ganong oras. So walang simbang gabi. Pero merong iba, like anticipated, like 7 in the evening. Mahalaga raw sa mga Katoliko ang simbang gabi, hindi lang dahil bahagi na ito ng ating kultura at tradisyon. Ang atin pong selebrasyon ng o mga pagdiriwang ng Misa de Aguinaldo ay paghahanda, hindi lamang sa darating na Kapaskuhan, no? Dahil parang ito na yung mismong nobena leading to Christmas Day, no? But most importantly, it is also our devotion sa ating mahal na ina. Kahit naman mas maluwag na ang protocols, mandatory pa rin ang pag-face mask sa loob ng simbahan. Ipatutupad rin ang social distancing. Nagdagdag na rin ang mga pulis sa Quiapo Church na magbabantay sa Plaza Miranda, Plaza Carriedo at Quezon Boulevard. Mel, alas 8, magsisimula ang anticipated simbang gabi dito sa Manila Cathedral hanggang December 23 na yan. At 4:30 naman ng umaga yung Misa de Gallo at bukas ay mismong si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mangunguna sa selebrasyon hanggang December 24 na yung Misa de Gallo. At sa Quiapo Church naman, ang Misa de Gallo ay tuwing 4 at 5 a.m. at 7 at 8 p.m. naman ang simbang gabi o anticipated simbang gabi. Yan muna ang pinasariyang balita mula rito sa Manila Cathedral para sa GMA Integrated News. Maris Umali nakatutok, 24 oras. Siyempre kasabay ang puto bumbong at saka ang ano na nga yung isa? Ha? Bibingka, may isa pa. Bibingka. Bibingka at saka yung nasa tube. Ano pa ba? Yung nasa tube na ano? Hay, oo nga, naku, ano na nga tawag doon? Yung nasa tube. Yun po yung puto bumbong. Puto bumbong, bibingka. Yun yung puto bumbong ng Mel. At saka-tsaa, di ba? Maraming salamat sa iyo, ha? Maris Umali. Chocolate. Chocolate, pwede rin. Oo, chocolate. Salamat, ha, Maris?